mga kaibigan. Tunghayan po natin ang ikawalong kabanata ng Serendipity. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tumutugtog ng gitara si Tristan nang dumating si Audrey. Halatang nagkukunwari itong absorb ito sa ginagawa. Masama pa rin siguro ang loob nito sa kanya. Pero wala rin siya sa mood na mag-exert ng effort para makipagbati rito. Pagod siya at ang gusto lang niya ay magpahinga. Isang sulyap lang ang ginawa niya kay Tristan. Tapos, diretso na siyang pumasok sa kwarto niya. Sandali pa lang ang lumilipas nang huminto ang tugtog na nilikha ng gitara ni Tristan. Pumasok ito sa kwarto at naupo sa kama. "Anong nangyari?" tanong nito. Hindi siya sumagot. "Minakaaway ka na naman?" tanong ng binata. "Tristan, iwan mo muna ako. Pagod ako." Mahinang wika ni Audrey. "Hindi nga pala ako umalis maghapon. Gusto mo imasahe kita?" He started applying pressure on her back. Tinapik niya ang kamay nito. "Tristan, wala akong ibabayad sa'yo." Wika niya. "Hindi naman ako nagpapabayad. Libre ito para sa mga friend ko." Nakangiti na wika ng binata. Narelax siya pagkabanggit nito sa salitang friend. He was good at what he was doing. "Ano bang iniisip mo?" tanong nito. "Wala." Pilit niyang inaalis ang mga pumapasok sa isip niya. A talent she had mastered ever since. Pwede ba yun? Kahit natutulog ang tao, gumagana ang isip niya. Tungkol ba kay Nathan? Diit pa natanong ni Tristan. "Hindi ko aaksahin ang utak ko para isipin ang lalaking yun. Itaas mo rito. Masakit ang batok ko." Hiling pa niya. "Baka high blood ka. Magpa-check up ka kaya sa doktor. Puro ka nalang trabaho." He felt the sudden tensing of her muscles. "What's wrong?" tanong nito. Bumangon ang dalaga. "May nakalimutan ako mga brochures sa opisina. Babalikan ko." Wika niya. "Nagpapakamatay ka ba? May kutsilyo dyan sa kusina. Gusto mong kunin ko para sa'yo?" Kulot noon na wika ni Tristan. Tinapunan niya ito ng masamang tingin. "You're not being funny." Tila na-realize naman nito ang pagkakamali. Alam niyang nag-suicide ang mama nito nung bata pa siya. "Sorry." Mahinang wika ng binata. Tinitigan lang ng dalaga ang binata. "Ganito na lang. Bakit hindi tayo pumunta pareho sa kusina? Magluluto ako para sabay tayong kumain habang may kandila." Nakangiti na wika ng binata. She smiled at that idea. "Bakit kailangan may kandila pa?" "Para tipid sa kuryente." Hinagilap nito ang tsinelas niya sa ilalim ng kama. "Here, bumaba ka na dyan bago pa magbago ang isip ko." "That's I wouldn't let to happen." Sabay na nga silang nagtungo sa kusina. Sa pagkamangha niya, fully stocked na ang refrigerator. Isa-isang inilabas nito ang mga rekado para sa lulutuin daw nito. "Akala ko ba hindi ka lumabas maghapon?" "I didn't. Dala-dala to ni Katie kaninang umaga nung dumating siya. Nakita ko lang sa may pintuan. Hindi ko na ibinalik sa kanya." "What? Ipapakain mo sa akin yan? Baka masira ang tiyan ko." "Mukha pa namang galit na galit sa akin ang babaeng yun." Kunot noo na wika niya. "I can't blame her. Marami ng babae ang gusto mag-move in dito. Pero hindi ako pumapayag." Paliwanag ng binata. "Yeah, right. Hindi ka naman mukhang malungkot kahit nag-break kayo na Katie. Mayroon ka pa namang Claire." Saad niya. Tumingin ito sa kanya. "Claire? Claire, yung sinabi mong akala mo ay ako nung gabing dumating ako." Tila nag-isip ito, pagkuway, nagliwanag ang mukha nito. "Yeah, si Claire, kilala mo naman ako. I believe in the theory of preservation, hindi man sa conservation." Wika pa nito.
Inabot niya ang isang tali ng sitaw at sinimulang putol-putulin ang mga yun. Speaking of conservation, kailan ka ba talaga mag-aasawa? Tanong niya dito. Bakit pa interesadong interesado ka sa mga plano ko? Wala pa nga akong balak. Masaya pa ako sa buhay ko, kaya bakit ko tatapusin yun? Habang nagsasalita, ay naghihiwa ito ng karne. Sanay na sanay ito sa ginagawa, just like the way he was in everything he did. Madalas ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit kinikriticize ng pamilya nito ang lahat ng ginagawa at choices nito sa buhay. Tristan was the type of man who could do anything and everything that he liked. Hindi niya ma-imagine kung wala sa buhay niya ang binata. Always to the rescue kasi ito kapag kailangan niya ng kausap. Nagtangkang mag-suicide yung isang office mate ko dahil sa lalaki. Anunsyo niya. Natigil sa paghihiwa si Tristan. Binitawan nito ang kutsilyo at nagtangkang lumapit sa kanya para i-comfort siya. Pinigilan niya ito. I'm alright. Masyado na yung matagal para maapektuhan pa ako. Wika niya. Binalikan nito ang ginagawa nito. Good, so ano ang kinalaman na nangyari sa office mates mo sa pagtatanong mo tungkol sa mga plano ko sa buhay? Tumayo siya mula sa kinauupuan at hinugasan ang nahiwang gulay sa gripo. I was just thinking, but don't take it seriously, okay? You can laugh if you want. Natatandaan mo ba yung pangako ko sa sarili ko last birthday ko? Mahinang wika niya. Of course! Sumumpa ka sa harap ng alak na sa loob ng taong ito, mag-aasawa ka na. I think it has something to do with the beer, kaya mo nasabi yun. Hindi pa naman ako masyadong lasing nun. The truth is, when I turned 26, I knew I wanted to settle down. Even the year before that. When I celebrate a new birthday, pakiramdam ko tumatanda na ako. And then another, and another. Now, the big 3-0 is coming. Itinutulak mo kasi palayo ang lahat ng lalaki nagmamahal sa'yo. Paliwanag ng binata. I don't need a man who loves me. Love fade with time. What I need is a man who knows me. Someone who respects me. And I could respect. Ang kailangan ko ay ang tao na makakasama ko ng habang buhay. Yung kilala na talaga namin ang isa't isa. Seryoso na wika ng dalaga. Humarap siya rito at isinandal ang likod sa tiles. Tumango ito. Aha! Kristan, do you respect me? Nanlaki ang mga mata nito at itinutok ang kutsilyo sa kanya. Wow! San patungo ang usapang to? Naghihinalang tanong nito. Just answer my question. Matagal na tayo magkaibigan. Hindi ko pa ba nakukuha ang respeto mo? Audrey, I respect you. Napakabuti mong tao. Kahit na minsan ay hindi ka basta nagpapatalo sa mga pagtatalo natin. Alam kong napakabuti mong kaibigan. Naiiba ka sa lahat, Audrey. May mga time na kahit ako ay gustong sumuko sa mga problema ko, nandyan ka para saluhin ako. Daig mo pa minsan ang mga lalaki dahil sa pagiging responsable mong tao. Pero hindi kita kayang pakasalan kung yun ang nais mong ipahiwatig sabihin sa akin. Seryoso na wika ng binata. Bakit naman? Tila napapahiyang tanong ni Audrey. Unang-una, hindi ka sweet. Pangalawa, mas matangkad ka sa akin. Pangatlo, mas magaling kang kumita ng pera. Pang-apat, hindi mo ako maaakit dahil may respeto ako sa'yo. Sabay pisil sa ilong ng dalaga. Kaya umayos ka, okay? Nakangiti na wika ng binata. Kahit naiilang na sa usapan. Ginaya niya ito. But for one, you won't catch diabetes if I will be your wife. Two, pwede tayong maghiraman ng toothbrush at damit dahil komportable tayo sa isa't isa. Three, hindi ka magugutom sa akin. Giit pa ni Audrey. But I want my bride to be madly crazy in love with me. At ganun din naman ako sa kanya. At kailan mo naman mahahanap ang bride na yon, Aber? Sa dami ng mga naging girlfriend mo, may minahal ka ba ng sobra-sobra? Sabihin mo nga. Hamon ng dalaga dito. Wala ka nang pakialam dun. Basta ayoko sa isip mong yan. At kapag ipinilit mo yan, mag-aaway tayo. Gumawa ka ng dinner mo mag-isa.
Ibinagsak nito sa chopping board ang kutsilyo bago niya birahan ng alis. Dinampot niya ang kutsilyo at tinadtad ng pinong-pino ang karne. Kung ayaw mo, wag mo. Inis na wika niya. Nag-flash sa isip niya ang itsura nito bago siya iniwan sa kusina. What was she thinking anyway? Bakit siya nag-propose dito? Desperado na ba siya? At pati ang nag-iisang kaibigan niya ay gusto niyang pakasalan siya? Bulong niya sa sarili. Audrey, may gagawin ka ba after office hours? Tanong sa kanya ni Nathan nang nasa opisina siya nito. Ipinatawag mo ako para itanong sa akin yan? Disgusted na tanong niya dito. Mukhang hindi naman ito apektado sa pagpapakita niya na kasumpladahan. Do you prefer na marinig ng buong opisina ang invitation ko for dinner? Nakangiting wika ng binata. Dinner? Kunot noong tanong niya. Yes. Anong oras mo gustong sunduin kita sa inyo? He didn't sound like he would take no for an answer. She thought of the only man she proposed marriage to, and how degrading it was to be rejected. Tiningnan niya ang kanyang suot. Kung okay lang sa'yo yung suot ko, you don't have to wait for me in my place. Naaalala niyang kay Tristan siya pansamantalang nakatira. Isa pang dahilan kung bakit hindi na niya dapat papuntahin pa roon si Nathan. Halatang nasiyahan ito. That's nice. I hate waiting. Wika pa nito. Pakiramdam niya ay double meaning ang sinabi nito. Masarap ang mga pagkain sa restaurant na pinuntahan ni na Audrey. Si Nathan ay tila hindi interesado sa pagkain. Busy ito sa pagkikwento tungkol sa success ng previous networking business nito. If you find such happiness with networking, why did you give it up? Tanong ni Audrey. Andrew threatened me that he won't give me a cent if I won't work for family business. At natakot ka naman na ipakita mo na sa kanilang lahat na kayang-kaya mong gumawa ng sarili mong pera at kumpanya na matatawag mong sa iyo at galing sa sarili mong pagsisikap. Bakit nagpapamanipulate ka pa rin? Wika ng dalaga. Because I'm afraid that my business won't last. Tulad ng innovators. Saan ako pupulutin pagkatapos? Wika nito. She licked the ice cream in her spoon. Ngayon ko lang sasabihin, but I'm impressed sa mga nagawa mo sa innovators. If you have available ideas, wala kang dapat ipangamba. Your networking business will last. Saad niya. You think so? Tumitig siya dito. At first, I'm irritated because you never change. You're the same stubborn boy I remember. Pero sino ba ang nakakatagal sa mundong to? Di ba yung mga stubborn na katulad natin? May mga bagay na hindi nagbabago, Audrey. Parang naging graba sa bibig niya ang ice cream na kinakain niya. And what is that? Ginagap nito ang kamay niya. My feelings for you. Titig na wika ng binata. Ha? Yun na lang ang nasabi niya sa sobrang pagkagulat. Kung ano ang nararamdaman ko sa'yo nung high school tayo, andito pa din sa puso ko. Paliwanag pa nito. Nathan, napakatagal na nun. Halos 15 years ago na ang nakakalipas. Kaya hindi mo ako mapapaniwala. Saad ng dalaga. It's true. At hindi kita pipiliting maniwala. I'll just prove it. Determinado na wika nito. At dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata ng Serendipity. Maraming salamat po.